Hi guys, this is your Beshi J. Lu and welcome to my channel. Our video for today is going to be a haul video. At the same time, ipapakita ko sa inyo kung ano yung kapalpakan na nagawa ko sa pag-online shopping. If you want to see what I got, then please continue watching. Okay, so guys, I feel like dun sa thumbnail, nakita nyo na kung ano yung somehow, alam niyo na kung ano yung kapalpakan na nagawa ko. Anyway, natatawa ako sa sarili ko kasi usually, maingat ako sa pag-shopping online. Pero dito talaga, naisahan talaga ako ni Lazada rito. So, umpisa na natin, okay? Tindry ko talaga na i-video to. Wala akong balak na i-video to, pero naisip ko, I think okay din na content to, at saka para makatulong din ako sa inyo para hindi nyo magawa yung nagawa ko. So ngayon, umorder ako sa Lazada noong May 14, okay? A little backstory lang, no? Usually kasi, sa mga barkada ko nung college, ako na yung medyo pinakakikay dun sa mga batch ng mga girls. So, usually, kapag meron silang mga makeup related, tinatanong nila ako. So, ngayon, one of my friends, mahilig siya sa lipstick. And usually, nagtatanong siya sa akin ng mga dupe, ganyan-ganyan. So, ngayon, nag-message siya sa akin, tinatanong niya kung okay daw ba tong Stay Matte na Maybelline. And I got two. Ito, mga besh, is authentic to. Sa Maybelline store ko talaga siya binili. So, ang regular price niya is $299. So, nag-sale to sa Shopee and nabili ko siya at $179. So, that time, medyo naubusan na rin ako ng shade and dalawa lang yung nabili ko. So, parang naisip ko kung ano yung pinaka-like ko, yun na lang yung bibilihin ko, parang ganun. Tapos, hindi na ako ulit bumili. Kasi parang that time, yung mga shade na ganito is parang medyo magkakalapit lang yung color, parang it's like one shade darker, one shade lighter, parang mga ganon. So, yung dalawa lang yung nabili ko. This one is 15 Lead the Way and yung kanilang yung red, which is ano shade to? Ang hirap kasi basahin ng mga shade ng lipstick nila kasi sobrang liit. I think Own Your Empire. Ito. So, dalawa siya. Ayan. So, this one are authentic. Ngayon, bumili ako sa Lazada kasi yung friend ko nagsabi siya sa akin na okay ba to? Ganyan-ganyan. Tinatanong niya. Sabi ko, actually, hindi ko masabi kung okay siya kasi bumili ako pero hindi ko pa nagagamit. And so, pinakita niya. So, nagulat ako. Wow, naka-flash sale daw kasi. So, nakita namin parang 63 or 67 pesos. Sabi ko, tapos, ang bilis, ang daming bumibili. Tapos, parang ang bilis na si sell out. So, feeling ko, marami rin gantong nangyari sa ibang tao. Maka nagoyo rin sila. So, usually kasi, parang di naman ako nagduda at first kasi mura lang siya, $299. And usually kasi, pag flash sale, talagang sobrang bagsak yung presyo. Pero, medyo nagtaka lang, sabi ko, wow, sobrang mura, parang more than 50%, parang ganun. Eh, naalala ko, yung ibang mga lipstick na nagsisale at $149, parang ganun-ganun. So, sabi ko, since baka mas mura siya, baka talaga mas nagbagsak siya. So, nabumili ako. Ngayon, napansin ko lang na feeling ko na peke ako because nakita ko yung waybill niya. So, eto. Pakita ko sa inyo, ha. Ayan. So, napansin ko dito, nakalagay na, hindi ko alam kung nakikita ba. Feeling ko hindi napipick up nung camera, pero nakalagay dito, sold by Follow Me. So, sabi ko, bakit Follow Me? Bakit hindi si Maybelline? So, parang doon na ako nagguda. Tapos, minessage ko ngayon yung friend ko. So, syempre, ang tagal ng intro ko, diba? Sorry, makwento lang. Pero kasi gusto kong i-share sa inyo kung ano yung experience ko para naman hindi nyo na rin ma-experience. Unless curious kayo at gusto niya talagang bumili ng ganito. So, ngayon, minessage ko yung friend ko. Sabi ko, best feeling ko, hindi tayo sa official Maybelline store nakabili. Tapos sabi niya, oo nga, parang ganun-ganun. Pero, ginawa ko,
parang nag-try kasi siya, nag-swatch siya, ganyan-ganyan. Sabi niya, actually, besh, okay naman yung shade, okay naman yung amoy, sabi niya ganon. So, yun, sabi ko, ah, sige, tatry ko din. Parang pinagdadasal ko na sana may nakuha ako na same shade netong authentic para mapag-compare natin yung texture, yung packaging, and all that. So, as you can see naman, hindi ko pa talaga siya binubuksan. Ngayon, buksan na natin, besh, para mahusgahan na natin. Okay, so yung authentic, nabili ko siya at sale. $299 yung regular price niya. Nabili ko siya sa Shopee, sa official Maybelline store online ng $179. Tapos, ito naman, itong binili ko at Follow Me Store, ilalagay ko siya dito, ah, yung mga screenshot. Actually, hindi ako, parang hindi kasi, hindi ko alam, ah, parang pag nag-flash sale, pag bumili ka, parang hindi nag-reflect kung sino yung store, parang makikita mo na lang siya after na, ay, parang hindi pala to Maybelline Store, parang ganon. So, ayan, safe naman yung packaging niya, naka-bubble wrap. Actually, nilagyan ko ng palatandaan yung authentic para hindi ko siya mapagpalit. So, yun, actually, gustong-gusto ko yung Maybelline kasi sila yung parang okay yung presyo sa drug, na drugstore brand. So, yan, actually, marami akong lipstick ng Maybelline. And, just to give you a background, no, dun sa Lazada, yung Follow Me na store, is meron siyang 86% na positive rating. Tapos, nung nakita ko yung mga nabenta nilang ganito, nakabenta sila, meron silang 4.6 stars out of 5, tapos 381 reviews. And nung nakita ko yung mga reviews niya, ano, mukhang positive naman yung mga reviews. Tapos, chinek ko yung, kasi usually, hindi ko lang sure kung bago yung mga viewers ko ngayon or hindi. Pero, maglalagay ako dito sa card sa taas yung mga tips and tricks ko in online shopping. And, natatawa ako sa sarili ko kasi fail ako ngayon. Kasi, nagoyo ako. Anyway, kasalanan ko rin naman. Kasi, feeling ko, hindi ko. Kasi, parang hindi ko na-check kaagad. Since nagsisell out yung product, tsaka yung mga shade, parang naisip ko, ah, baka official store yon, parang ganon. So, nung, before ako mag-check out, hindi ko na na-check kung official ba yung store na nabilihan ko. Anyway, ganito yung itsura niya. Meron ba ako naku? Ah, wala akong parehong shade. Ah, meron isa, Lead the Way. Ah, tsaka... Okay, so Lead the Way, meron akong isang pareho na shade. So, ang nabili ko na shade is Treat Yourself, Lead the Way, Hustle in Heels, and ano ba? Itong isa. Enjoy the View. So, ito siya. Ayan. So, tingnan natin, siguro ang isa-swatch ko na lang is yung may pareho para hindi naman masayang yung Lead the Way. Ayan. So, this is the authentic. Ito yung authentic and ito naman yung hindi. So, right off the bat, ang makikita natin na difference sa packaging is actually wala. Wala akong makita ng difference sa packaging, besh. Teka, nasan ba yung authentic ko? Okay. Ito yung nasa taas yung authentic and itong nasa baba yung hindi. Wow. Sobrang parehong-pareho, besh. Oh my God. Okay. So, ang nakalagay dito kasi is, yung sticker niya, actually, yung sa friend ko, sabi, tinanong ko siya, ano yung napansin niya na difference. Yung sa packaging outer is, hindi pantay yung sticker. Pero yung sa akin, actually, pantay siya eh. Pantay yung stickers ng authentic, ng hindi. Actually, ito yung hindi authentic. So, walang difference, oh. Sorry kung hindi masyadong napipick up ng camera. But, anyway, tingnan natin yung shade at saka yung ano. So, I think may difference sa packaging kasi itong fake is lighter than the authentic. So, hindi ko sure kung nakikita ng camera kasi baka merong
yung sa lights, pero napansin ko na yung packaging sobrang minimal lang, as in sobrang minimal lang, tapos yung manufacturing date niya is actually parehong pareho yung details. Yeah, parehong pareho yung details, tapos hindi ko siya mapag-iba, besh. Hindi talaga. Pati yung kung sino yung nag-distribute, ganyan, LP Cosmetics, as in, parehong pareho. Ang packaging outer lang is just that, yung authentic, medyo a shade darker yung packaging niya compared dun sa lighter one. Pero, kung wala kang authentic, hindi mo siya malalaman. So, tignan na natin doon kapag binuksan na natin. Kasi naka-seal din siya pareho. As in, parehong pareho siya, besh. Nakakaloka. So, ito yung authentic. Nilagyan ko ng marker dito. Ayan, napansin nyo, may guhit. Nilagyan ko siya dyan kasi baka mapagpalit ko siya. Isang shade lang yung gagamitin natin para hindi naman masayang yung iba. So, okay. Alright. So, ito yung authentic. Asan ba? Ganyan natin. Ito yung authentic and ito yung hindi. So, ayan. Medyo mas visible. Tinan nyo. Medyo magkaiba ng konti yung shade ng packaging, diba? So, tingnan na natin kung ano yung pinad ba? Ayan. Alam mo, yung Maybelline, meron siyang amoy na amoy candy. Ah, okay. So, dun ko na siya napag-iba. Okay. So, yung authentic, amoy candy siya. Tapos, yung hindi, amoy Crayola. Alam mo yun? Amoy crayon talaga. So, pero, pareho yung itsura niya. Okay? Sa amoy lang siya pinagkaiba. Okay, so yung authentic, ito yung shade niya. Okay. Tapos, yung fake, ito naman. Okay. So, sa pigment, ayan. So, this one is the fake one and this one is the authentic. So, if you'll notice, yung sa fake, ano siya eh, pigmented siya, pero mas light yung shade niya. Sa authentic, isang swipe lang, full pigment. So, ayan. Pero smooth din naman yung application nito, nitong fake. So, tingnan, itry natin siya iswatch dun sa lips. This is the authentic one. Medyo hindi agad nag-glide yung sa fake. May tagging. So kapag sorry, hindi ko alam kung phone lang kasi yung gamit ko sa pag-video. Pero pansinin nyo, hindi siya mahalata kung malayo. And hindi rin siya masyadong nahalata kung malapit. Actually, pag sa lips na, hindi masyadong, you cannot tell the difference, eh, diba? Yan. So, kung hindi, actually, pareho eh. Pareho yung shade niya. Siguro, ano lang. Less pigmented lang tong ano eh. Tong nasa taas. Pero kapag binild mo yung color, tinan mo, pantay na siya, diba? So, ayoko lang talaga yung scent neto. Hindi ko i-recommend na bumili kayo ng fake, okay?
Pero kung talagang medyo okay na ko sa budget and gusto niyo namang mag-rest, eh nasa sa inyo na 'yon. You can spend your money however you want it. Pero as for me, mas gusto ko yung, of course, yung authentic, kasi antayin na lang natin mag-sale ulit yung Maybelline para makabili tayo ng iba pang shade. So yun, hindi naman siya, wala naman ako nararamdaman sa kanya, walang hapde, walang kahit ano. Comfortable naman din siya sa lips. It's just that yung smell niya, amoy Crayola talaga siya, besh. And feeling ko yung longevity talaga. Yung longevity niya, feeling ko dun siya hindi tatagal. Kasi wala siya masyadong pigmented. So you have to build the shade, tapos mabilis naman kasi matanggal yung ganito kasi cream lipstick siya, 'di ba? So yun, although si Maybelline kahit na cream lipstick, subok ko na to eh, medyo nagtatagal siya. Hindi ko lang sure yung fake, pero I don't want to do the wear test anymore kasi it's already a bit late at night. Gusto ko lang talagang i-share yung experience ko kasi natatawa ako sa sarili ko. Anyway, if you want to know more about the store, nakakatawa kasi yung price niya is also the same price as Maybelline na $299 kapag regular price. Ngayon, nag-sale siya. Yung price niya is $63 at saka $67 nung nag-flash sale. Ngayon, mabilis yung shipping niya actually. Pinlace ko yung order nung May 14, dumating siya nung May 26. So, yun. Kung makikita nyo yung mga reviews doon, sobrang lahat positive. Pero yung smell lang talaga yung nilareklamo nila. So, ayun lang mga besh. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe. And also ring the notification bell para naman ma-notify kayo every time na may bago tayong video. So, yun lang mga besh. Maraming salamat sa panonood. And see you on my next one. Stay safe. Bye! Mwah.